sa inyong lahat at ako ay muling nagbabalik sa aking channel. At ngayon, meron tayong muling bagong pag-uusapan ngayong araw na ito. At itong pag-uusapan natin ay requested video ito. Requested talaga ito ng aking kaibigan na talagang nag-email pa siya sa akin para pag-usapan ito. Saan ba ako tumitingin? Hindi ko alam kung nasaan ang camera. Ayan, nandito ka pala, nandiyan ka camera. Ayan, dito na lang ako titingin. Ayan. Ngayon, dahil nakita niya kasi yung previous vlogs ko na pinag-usapan natin ay yung tungkol sa friendship. Ngayon naman, nire-request niya pag-usapan do ay tungkol sa relationship. Yun yung pinag-aano niya, pinag-request-request. Sabi niya ganyan, uy, pag-usapan niyo naman or ano, pagkwentuhan naman dito sa YouTube yung tungkol sa relationship. Kasi parang need niya ng advice. First, di ba, sa isang relationship, kailangan talaga meron itong give and take. Sa madaling salita, ganun. Give and take, tapos talagang may manage talaga yan. Merong time manage yan. Talagang hindi pwede lahat nandoon. Kaya nga, pag sinabi natin yung relationship na ito, pag may pumasok na isang toxic na bagay, doon nasisira siya talaga. Doon siya nasisira. Kaya yun yung pagkakalpo sa relationship pa. Kasi katulad ngayon, di ba, especially ngayong mga kabataan, di ba, sumasabak sila sa relationship, di ba? I'm not saying na perfect relationship lahat ng mga na perfect relationship dapat. I'm not saying yan, hindi ko sinasabi yan. Dapat medyo ilagyan natin siya ng time management. Katulad ng sinabi niya na kasi yung jowa daw niya na-addiction na sa ML. Ayan, sinabi niya sa akin. Kaya ngayon, need niya ng advice sa mga ganun. So, dapat pag ganun, talagang pag wala ng quality yung ano ninyo, di ba? Kasi marami talaga nasisira dyan sa ML na yan. Ewan ko bakit. Pero alam niyo ba ako, guys? Hindi ako marunong maglaro talaga ng ML. Wala akong kaalam-alam maglaro ng ML. Siguro, I think Super Mario, pero mali-mali pa din ako maglaro ng Super Mario. I think Tetris talaga. Yan talaga ang kinahiligan ko, Tetris. Pero yung ML, wala ako talagang ano. Kasi sa bagay kasi may kanya-kanya ang ano kasi ng tao. May kanya-kanyang hilig. So, I think pumapasok siguro yung jowa-jowa mo na yan. Siguro. Sa addictions siguro. Kasi, kaya siguro na dun yung tendency na sisira yung relationship pag nagkakaroon ng mga distraction or nakaka-distract sa isang relationship. Kasi katulad yung ML, di ba? Pag walang time manage dyan, nako, distract yan. Masisira yung relationship ninyo talaga. Halimbawa, kasi magkakalampas, di ba, sa ML, yan yung may parang mutual na kalaro ka sa isang apps, di ba, tama? Yun yung parang may ano kay may makakausap ka, parang ganun, may makaka-join ka na ibang tao na makakalaro mo sa ano, na ibang tao na galing sa ibang lugar. Ganun yun, parang pagkakaalam ko. Ganun yun. Tama ba ako? Correct me ako kung i-correct niyo ako kung mali ako, ha. Pero ganun yung pagkakaalam ko sa ML. Yun. Marami makakausap ka mga iba't ibang tao. Kasi ano siya, high-tech siya, hindi siya katulad ng Super Mario na ano na madali na talagang wala kang kausap, ikaw lang talaga, alone ka lang na naglalaro ng Super Mario or ng Tetris o ng kung ano-ano pa man, 'di ba? Pero sa ML parang ganun eh, parang ganun yan tayo. Basta ganun yun. Kasi 'di ba naman sa akin pinaniwala ko ano yung ML na yun eh. Basta sana pala ni research ko. Wala ko talaga alam sa ML. Pero I think dahil siguro ganun nga kasi yung pagkakaalam ko, talagang kung meron naman siyang kasing, halimbawa, may mga nakakausap siya doon at especially kung ano talaga, wala nang quality yung relationship niyo, I think siguro dapat pag-usapan niyo yan ng maayos. Then especially kung may family na kayo, dapat pag-usapan niyo yan ng maayos. Kasi pag may family na kasi, hindi pwede yung busy kayo sa ganitong bagay eh. Hindi busy ka sa ganitong game, especially kung ano ganito, ganito. Hindi pwede yun. Kailangan ano talaga. Fix lang kayo doon. Talagang nagkakasundo kayo. Ayan, ganyan sa family. Tapos, syempre, yung time, yung oras niyo kung quality pa ba, yun yung tinutubod ko na relationship. Kasi yung, based on my experience kasi, sa akin kasi, wala naman nakakasira na, wala namang distraction na mga ganyan-ganyan. Kasi walang, so far, wala sa akin mahilig maglaro. Walang mahilig ng kung ano-ano mga pinagkukunting-kunting-ting, ganyan-ganyan. I think ang hilig namin siguro magturo, magbasa, yan ang hilig namin ng
jowa ako eh, magbasa, magturo, then ako mag-live stream, kumanta, kumanta ng kumanta, yan ang hilig ko. Then yung jowa ko mahilig yung magturo, mag-ano, yun yung mga ano namin, I think. Pero meron kaming quality of time kasi na sinasabi na, talaga, oh, okay, pagdating ng 9, pagdating ng ganitong oras, kailangan, time naman na namin. It's time na namin talaga yun. I think wala nang ano dapat doon. Kasi kung halimbawa, sinabi mo na halimbawa na ganito, 9 o'clock, tapos biglang hindi kayo nag-usap ng 9 o'clock exa, umabot na hanggang 10, hindi pa kayo nakapag-usap ng 10, tapos hanggang sa umabot na kayo ng 1 day, ng 3 days, naku, hanggang 1 month na, ganun. Naku, mag-isip ka na, darling. Sis, o brother, o brad, mag-isip ka na. Delikado yan. Delikado yan. Hindi ko sinasabi na ano, pero I think kasi yung games na yan, medyo nakaka-addiction talaga siya. Pero I think, alamin mo muna talaga bakit siya nakaka-addiction sa ganun, sa mga ganyan. Kasi kailangan, pag sinabi nating relationship or relationship goals, kailangan nandiyan yung give and take. Nandiyan talaga yung nagkakasundo kayo sa mga bagay-bagay. Or kung may hindi man kayong pagkakasunduan, kailangan napag-uusapan at hindi nadadaan yan sa marahas na bagay o kung ano-ano pa man yan. Ganun kailangan. Ganyan kailangan pag sa relationship. Kasi pag hindi na kayo nagkakasundo at nagkakaroon na kayo masyado at nagkakasakitan na kayo at talagang yung sakitan nyo is not physically or I mean verbal. Ayan, pag verbal na yung ano ninyo, sakitan na ninyo, naku, mag-isip na kayo dyan about this relationship ninyo. Kasi I think, hindi na yan healthy, especially ngayon, pumapasok yan ngayon sa mga kabataan ngayon na katulad ng teenager, ayan. Mga teenager ang madalas na nangyayari ng mga ganito, mga teenager. Kasi pag umaabot na ng line of lagpas ng 20s, ayan, okay na yun, medyo nagmamature na yan. Mga teenager, ayan, ganyan ang mga nangyayari. Especially, di ba, ngayong mga teenager, di ba, yung mga teenager ngayon, di ba, yung mga kabataan ngayon, di ba, talagang napapasok, di ba, sa relationship na talagang hindi nila akalain na ganun pala kahirap or mahirap pala i-handle yung relationship na yun. Kaya kailangan i-handle, kailangan marunong talaga mag-handle na hindi yung magkakaroon ng kung ano-anong mga addiction na ganito, ganyan. Diba? Parang, kumbaga magiging toxic lang yung ano, relationship ninyo. Pakakasakit ka lang ng damdamin, masasaktan mo lang yung damdamin niya, masasaktan mo din yung damdamin ng mga taong nakapaligid sa'yo. So, parang unhealthy na yun. Kumbaga, dapat bago mong pasukin yan, yung relationship na ganun, kailangan handle mo lahat ng bagay. Kahit na naglalaro ka, halimbawa, katulad yung in-example sa akin yung nakausap ko dito sa tirang halimbawa ko pa yung tablet, pero nakausap ko dito kanina sa FB na talaga nagpapa-advise siya. Yung ML na yan, yung sa jowa mo, I think dapat tignan mo siya ng mabuti talaga kung talagang dapat pa bang ituloy yung relationship. Kung dapat pa ba siyang ituloy, kasi minsan may mga bagay na ikaw na lang yung nagka-trying hard na ituloy, tapos yung tao hindi na nagka-trying hard sa'yo na ituloy pa yung relationship niyo. So parang ang hirap ng ganoon, kasi pag masyado kang martyr, nako dai, nako, binabaril na po yan sa ano. Basta ganun yan. Hindi na dapat masyadong ano. Dapat tignan mo kung talaga nagkakasundo kayo or sa isa't isa. Kasi naku, masama na yan kung hindi kayo nagkakasundo. Especially, iba yung kinahihiligan niya, iba din kinakahiligan mo. Especially, lalo na kung magkaiba kayo ng work. Naku, patay kayo talaga dyan. Kasi, magkakaroon naman ako ano-ano yan. Kaya ang advice ko talaga sa mga ganyan, especially kasi siyempre kabataan, eh, di ba? Mga ganyan, mga kabataan kasi na ganyan. Ano, dapat maging ano muna, maging aware sa lahat ng mga bagay-bagay, ganyan. Especially, lalo na kung may pamilya na kayo, kung ano ba may family na, mas important yan. Kasi paano kung may gagawin-gawin kayo mga ganito-ganito, eh di masira na, wala na, tapos na lahat. Di na ninyo nagawa yung mga gagawin ninyo dapat na gawin. Di ba? Yung mga ganun, dapat time management. Ayan, time management. Ganun. Kasi mas important ang naka-time management sa lahat. Ulit-ulit ako, puro time management. Hanggang sa classroom nagtuturo pa ako, puro time management ang kailangan ninyong gawin. Class, time management. Hanggang dito ba naman sa vlog, puro time management.
Kasi mukhang important talaga yung time management. Iulit ko na naman. At ayan, sana nagustuhan niyo itong bago kong video ngayong araw na ito. At huwag kayong magkasawang manood sa aking mga latest video for today and for tonight and forever, ever and after. Ayan. And by the way, sa mga hindi pa sa akin nakakakilala, I'm Prince Lavangca. And ayan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking channel. At ayan, pindutin mo na rin yung notification bell dyan sa gilid ng subscriber. At ayan, diba kung may mga requested video ka pa na gusto niyo i-request, halimbawa na lang advice katulad ng nangyari ngayon sa relationship na may nag-advise sa akin na pag-usapan natin ngayon yung relationship, ayan, i-comment nyo lamang na dyan yung mga gusto ninyo, yung mga suggestions ninyo na gusto natin pag-usapan for the next video. At ayan, kaso ayaw niya kasi magpa-shout out, so ayaw niyang i-mention yung pangalan niya kasi napaka-private person itong taong ito. So ayun, sana talagang nagkaroon ng lesson learned, ayan, lesson learned itong mga binigay ko sa yung advice at saka ng mga kung ano ng mga tips na ito. Kasi alam mo, kung hindi na talaga ito mag-grow sa'yo at kung talagang masakit na talaga sa damdamin mo, ilib mo na, talagang bitawan mo na, kasi masakit lang yan eh. Talaga sa una, oo, syempre masakit sa una, pero kung ano talaga, kung halimbawa talaga masakit na sobra sa damdamin mo, talagang hindi na talaga ito kanais-nais or hindi ito yung nai-imagine mo sa image mo na ganitong relationship, nako, ilib mo na yan, left the group na, ganun na, left the group ka na dyan, kasi talagang ikaw din ang masasaktan ka ng grabe hanggat itong patagal ng patagal pa yun. Talagang ganun. Left the group na din, move on ka na lang sa madaling salita. Move on na lang pag ganun. Kaya ayan, sana nagustuhan mo itong bago kong video ngayong araw na ito. At ayan, and see you next time. Bye-bye!